Ayan. Ito na mga boss, yung ating pantanin na Giant Taro. And then, ngayong araw mga boss, ay ituturo ko sa inyo yung proseso kung paano patabain ang isang halaman na Giant Taro na katulad nito. Ayan mga boss, mayroon tayo ditong mga pantanim. Ayan, mga seedlings natin na Giant Taro na dito lang natin pinalaki sa ating mini farm. Ito ngayon mga boss yung ating mga seedlings. Ayan, ito yung ating itatanim dito sa ating mini farm. Ayan, ang mga seedlings na yan ay dito pa rin galing sa ating mini farm. Nag-umpisa ito sa pagbibigay ng aking kapatid ng Giant Taro. Oo, ang tawag dito sa amin sa probinsya ay Talian. Ngayon, ito na yung pinakamalaki, medyo maganda ng tubo. And then, sa ginawa nating eksperimento sa pagtatanim, dito muna natin nilagay sa isang plastic bag. Ayan. And then, ngayon ay ang proseso natin, magtatanim tayo ng Giant Taro sa lupa naman. Ayan. Ating Giant Taro o Talian. Yan yung sikreto ng ating pagtatanim na usually ginagamit natin na mga pagpapalaki ng ating halaman. Meron tayo ditong lupa. Yan. Ito yung mix ng lupa at saka rice hull and then yung kokopit. Yan, rice hull, kokopit at kunting lupa. Yan ating minix. Ngayon ang gagawin natin mga boss ay itatanim na natin itong ating halaman, yung seedlings natin na Giant Taro direkta na dito sa lupa. Ayan, nakapaghukay na tayo dito. Yan. Binuhaghag natin yung lupa and then una nating gagawin ay maglalagay tayo ng ating sariling mix ng organic fertilizer. Yan. Then pagkalagay natin ay gagawin natin ay tatanggalin natin ang ating pantanim dito sa supot. Sa ilalim, ayan, mayroon na siyang suhi na makikita natin. Kaya gawin natin, tatanggalin natin sa supot. Yan, press lang natin ng ganito para lumuwag. And then, hugutin natin yung plastic sa ilalim. Ayan, pasin nyo may mga ugat na. And, tanggalin lang natin yung nakausli para makalabas yung ating plastic. Press lang natin para lumuwag dito sa labas yung ating plastic. Madaling mahugot. And then, ayan. Hugutin natin. Napakadali lang. Oh, ayan. Ito na mga boss, yung ating pantanim na Giant Taro. And then, yung kanina pinakita ko. Ayan, ito na yon yung tumutubong suhi. Yan, paglaki nitong suhi ay tatanggalin natin at ibabaging natin, nalagyan natin sa bag na tulad dito na dito sa ating mga seedlings. Kaya ang proseso natin, ito na. Wow, di ba? Napakaganda. Oh, magandang pantanim na Giant Taro. Then, ayan, direkta na natin itatanim dito. Andito na yung ating di ba, pinakita ko kanina, naglagay na tayo dito ng organic fertilizer. And then, yan. Nalagay na natin dito. Yan. Yun. Yan. Tapos, tabunan lang natin. Yan. Yun. Lagyan natin ng lupa sa paligid. Kailangan nakalubog ito. Ating tanim. Yan.
kailangan kung anong level ng ating tanim hanggang dito. Ayan, hanggang dito rin yung lupa natin ilalagay. Ayan. Para makakahinga yung ating halaman at madaling lumaki. Diba? Ayan. Ito na yung ating tanim na giant taro. Ayan. Inaasahan natin na lalaki ang ating giant taro. Usually ito yung giant taro na kinakain. Kasi mayroong giant taro na hindi kinakain yung makati. Ito naman ay kinakain ito at may proseso na ginagawa dito para hindi makati. Kaya ito na mga boss yung ating tanim. Asahan nyo, susunod mga araw ay papakita ko sa inyo yung resulta ng ating tanim na giant taro. Kaya hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat. Bye-bye!